Magkano nga ba ang ginastos ko para makalipat sa kondo? Hey friends, this is Casey and I'm living alone for a year now and I'm a full-time content creator based in Quezon City. As you may know friends, nakatira ako dati sa Tondo. I live in one bedroom apartment and it's roughly 30 to 35 square meters. And now I am living in Eastwood, Quezon City and I live in a 28 square meters studio unit. So here's my updated gastos nung lumipat ako. First, sa rent muna tayo. Ang rent ko dito is 16,000 pesos. I know talagang dumoble yung rent ko kasi dati one bedroom siya pero 8,000 pesos lang. Ngayon 16,000 pesos na yung binabayad ko per month. Pero knowing the amenities, the comfort, the security and peace of mind na naibibigay sa akin ng condo, sobrang worth it nung nadagdag na another kalahati. Nagbayad din ako ng 2 buwan na security deposit which is 2 times ng rent ko. And sa paglipat naman ng gamit, gumastos ako ng mga roughly 5K for Transportify and Grab. Anyway, ang kuryente ko for the first month ay umabot po ng 1,500 lang. 20 days pa lang siya, so hindi ko pa alam for the next month. Siguro, aabot siya kahit mga 2,000 pesos. Sa grocery ko, same pa rin, 3,000 to 5,000 pesos. Kasama na dun yung eating out. Talagang tinitipid ko na kasi bestie talagang dumoble yung aking rent, diba? Pero sa wifi naman, bumaba siya kasi 1,549 na lang yung binabayad ko for 100 Mbps. Wala rin akong washing machine, so nagpapalaundry ako. Roughly 500 to 1,000 pesos kasi may mga bedsheet akong pinapalabhan din. Pero yung mga bedsheet naman, every other month ako nagpapalaundry. Next, my water bill. As of now, nagtanong ako sa aming PMO, wala raw akong water bill. Nagulat ako kasi grabe ako maligo dito dahil may water heater. Pero sabi sa akin ng broker ko, mga 100 pesos lang daw yung ginagastos nila dito. Para naman sa mga gamit, as you may know friends, I also have different channels for my another contents like food and travel. And I also do home living and appliances recommendations in my another TikTok account. So brands are sending me different appliances, kaya meron akong mga ganong bagay. That's it for now, yun pa lang naman yung masyashare ko and yan lang naman yung expenses ko sa paglipat. Kapag nagkaroon ako ng updated expenses, siguro next month I will update you kung magkano na yung ginagastos ko in living here. And that's it for this video. Let me know if you have comments or suggestions or questions. I will answer it in the comment section. Yun lang. Babu!